Muling napili ang Manila Adventist College upang pagdausan ng National Moot Court Competition sa pangungunan ng International Red Cross. Ito ay ang ikalawang pagkakataon na mapili ang MAC para maging venue sa nasabing competition na kinabibilangan ng 11 law school sa buong bansa. Ang iba pang detalye nasa balita ni Rodel Omayana. Pagkaraan ng mahigit 2 pandemya at sa 2 pagkakataon ay muling ginanap dito sa Manila Adventist College ang National Moot Court Competition of the International Red Cross. Sa pakikipagtulungan ng International Committee of the Red Cross Philippines o ICRC, binuksan ng Philippine Red Cross ang taunang kaganapan kasama ang 11 law school sa Pilipinas na nagpakita ng kanilang husay sa pag-interpret at pagtanggol ng mga kasong may kaugnayan sa international humanitarian law at human rights. Layunin ng kompetisyon na maunawaan ng mga law student ang international humanitarian law at ang mga kaugnay na kontemporaryong isyu nito. Inorganisa ito upang mag-alok sa mga kalahok na estudyante ng pagkakataon na mahasa ang kanilang mga kasanayan sa paghayag ng kanilang mga argumento, ipakita kung paano lapatan ng mga solusyon ang mga pangyayaring may kaugnayan sa karapatang pantao. It serves to present students from different universities scenarios related to a discussion on a violation of the international humanitarian law or a war crime. So it's a scenario, they discuss it, they debate among themselves. Bago ang formal na pagsimula ng kompetisyon ay nagsama-sama muna ang mga kalahok sa isang welcome dinner na inihanda ng MAC administration kasama ang kinatawa ng Philippine Red Cross at International Committee of the Red Cross. Sa 2 pagkakataon nga ay napili ang Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence na muling maging katuwang sa mga aktibidad na ginanap sa iba't ibang venue sa loob ng campus. Well, I would like to thank MAC wholeheartedly for accepting to host this National Moot Competition. It's very, very important to highlight that MAC is the first university to host it after 2 years of holding this competition. Ang mga mananalo sa bawat round ay pipiliin ng isang panel ng mga ekspertong hukom mula sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno, akademya, Philippine Red Cross at International Committee of the Red Cross. Ang isang linggo ay nagtampok din ng isang role-play competition na naglalantad sa mga mag-aaral sa mas malawak na gawain ng Philippine Red Cross at ng International Committee of the Red Cross. Nalulugod naman ang isa sa mga governor ng Philippine Red Cross na si Attorney Lorna Capunan na maraming law students ang patuloy na lumalahok at handang buksan ang kanilang kamalayan sa international humanitarian law at human rights. International humanitarian law, at the end of the day, it's not about learning it in books. It's not about what they learn in school. It's about applying respect for human life, especially during the times of armed conflict, no? And sa mga participants natin, to me, they could be just participants but they are all winners already. The fact that they're willing to come all the way from 11 schools all over the country. Magsisilbisa ng malinaw na tanglaw tungo sa pagpapalakas ng tunay na pag-asa sa ating mga kababayang nakararanas ng pang-aapi at panggigipit sa kanilang mga karapatang pantao. Ang nanalong kupunan ng Moot Court mula sa University of San Agustin ay magpapatuloy sa pakikipagkompetensya sa 2023 Regional Moot Court Competition sa Hong Kong. Ang kupunan mula sa Philippine National Police Academy naman na nagwagi sa International Humanitarian Law Role Play Challenge ay magkakaroon din ng pagkakataong lumahok sa 40th edisyon ng John Pictay Competition sa Albania. Mula rito sa Manila Adventist College, layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Rodel Omayana nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.